Your babies, kapayag ka, Maria, na ano kunin or gawin ding endorser yung dalawa? Napatungod si Mr. Matagal na po niya akong inaawitan. Oo, kasi di ba mayroon na eh, may mga ano na products. Sobrang tagal na akong inaawitan ni ate. Pero sa pagdidesisyon kasi namin ni Dong sa mga anak namin, talagi kaming dalawang nagdesisyon. Like siguro si Zia, by next year, magbi-big school na siya. So gusto din naman namin maramdaman niya yung pagiging, alam mo yun, magawa niya yung mga bagay-bagay na gusto niya. At pag tinanong namin siya, sumasagot na siya, gusto mo ba ito? Ayaw ba ito? Gusto namin, alam ko, bata pa si Zia, pero meron siyang ganitong pag-iisip na nakakapag-design siya para sa sarili niya. So, yun. Depende, pag-uusapan namin, ate. Mamaya, sabi niya, mag-uusap namin. Mamaya. Agad-agad din ba? Tapos, yan, laging napopost ni Ma'am Rhea yung ano, pictures nyo na pag dumadalaw ka sa bahay nila. Si Ma'am Rhea ba, more than a boss, ano pa yung pwede mo masabi sa kanya bilang ate, bilang... Siya yung tipong tao na very successful, parang ano siya eh, sobrang down-to-earth na tao. Hindi mo mararamdaman na boss mo siya, kaya nga siguro lahat halos na nag-e-endorse sa kanya ay malapit sa puso niya dahil pinapakita niya, napaka-genuine yung tao eh. Kumbaga, hindi mo mararamdaman na boss siya. Saka ano siya, parang walang pagdadamot sa sarili. Hanggat kaya niya ibigay lahat ng needs na mga nangangailangan sa kanya, binibigay niya. Ganon siya ka, grabe. Pag pumunta ka sa bahay niya, wala eh, parang bahay mo, hindi niya bahay. Ganon ang gagawin niyang treatment sa'yo. So very thankful din ako, sabi ko nga, isa ito sa mga pinagpapasalamat ko. Kapag nakakuha ka ng endorsement, ana e-extend siya as nagiging family, isa siya sa maituturing kong naging pamilya ko. Ikaw, Ma'am Ray, ano naman yung masasabi mo about Marian? Yeah, sure, dagdagan mo yung sabon data. Sure. Biglang bonus, no? May bonus agad. Agad-agad. Eh, syempre, hindi ako ma-ano. Diba? Overwhelmed. Kasi si Marian yan eh. Sa kanya nga lang ako nagkakaroon yung stage fright. Ganun, no? Kita mo yung paamo yung sapatos mo. Bali-bali kunin. Oo, kasi Marian is Marian. Ayan, saka blessing po siya talaga sa lahat ng bagay. Kasi ano eh, nakikita mo siya sa TV na, oh my God, si Marian. Tapos pag, ano, nakikita niya ako, ate, sabi ko, ano ka ba? Kikis niya ako lips to lips, yung ganun. Yung wala siyang, ano, ate sa katawan, napaka-humble niya, kaya naman, she remains a top dahil ganun po siya. At saka ano, parehas kami ng advocacy sa buhay. Ayun. Basta, parang sharing prosperity and love to all. Ganun po kami as nanay. Ganun. Tapos yan, nabanggit mo kanina yung Bohol. Pa-share naman ng mga naghanap sa Bohol. Tsaka kung may mga products ka rin bang nadala na beauty derm doon, syempre sa room nyo, di ba kailangan Nagbakasyon kami, nag-decide kami mag-asawa na pumunta sa Bohol, na i-explore ang ganda ng Pilipinas. So inuna namin ang Bohol kasi nakapunta ako Bohol once lang para mag-beach. Pero para galain ang Chocolate Hills, ang mga Tarsier, hindi ko siya napuntahan eh. So ginawa namin yon. Nag-boat kami, binili namin yung mga dolphins. So nakakatuwa, sabi ko nga sobrang ganda ng Pilipinas talaga. Nakapag i-explore mo siya, eh parang ayaw mo na umuwi. So nabitindi kami, sabi ko nito, huwag kang mag-alala, may next time pa tayong iikunin. Nabitindi pa? Oo eh. With the kids, ano yung na-enjoy nila? Well, si Zia talagang nag-enjoy kasi mahilig talaga mag-swimming si Zia. Tapos hindi niya makalimutan ang itsura ng Tarsier, so hanggang pag-uwi, ginagaya niya. Mama, look at me. Ay, gano'n. So, si Zia kasi parang ako yan eh, very kalong talaga. Ayun, sobrang nag-enjoy din siya. Ayaw pa nga din umuwi. Eh, kailangan na namin umuwi na si Miss Cool siya. At si Dong nagtitaping. Sabi nga ang tatay niya, huwag ka mag-alala, babalik pa tayo sa ibang lugar naman. So, i-explore namin ang ganda ng Pilipinas. Tuloy-tuloy na ba ito for beauty derm?